Ay nako, ako naman di talaga, with all due respect sa iyo, Diego Loizaga, Teresa Loizaga, at yung mga kaibigan natin dyan na talaga namang for the longest time, nakilala din naman itong si Diego. This time, kakampihan ko naman si Nanay Christy Fermin. Kasi nga ang issue natin this episode, hinggil ito. Sana nga, sa paglabas nitong episode na to, nagawa na ni Diego yung pinapayo sa kanya ng kanyang mga taga-Viva family na especially itong may promo ng Will You Be My Ex na showing na this ngayong June, kasama niya dito si Julia Barreto, yung nagpo-promote sila. Kasi ang kwento lang, may itong grupo na ito ng Viva, nag-a-arrange sila ng mga guesting, kasama na dito yung mga interview sa TV, sa radio, etc., etc. Nagkataon bilang isa ang programa ni Nanay Christy Fermin at ni Romel Chica diyan sa TV5, lagi naman niya na natatap or kumbaga na consider na puntahan ng mga Viva artists kapag may mga projects silang ginagawa, key movies yan, TV show, single, music, concerts, etc. So, nung na-schedule na nga itong si Diego na i-interviewin kakapanayimin ni Nanay Christy, nasa Australia si Diego. Pero bigla na lang nung time na supposedly mag-umpisa na yung interviewan, bigla na lang nawala sa ere, biglang hindi na lang sumipot. Di syempre ang Nanay Christy, alam mo naman ang ating nanay na palaban at saka gusto lang niya sa katuwiran, nasa tawang wishop na ang prinsipyo niya pagdating sa pagpa-practice ng mga ganyang bagay-bagay ay diretso talaga. So syempre nagsalita si nanay, nakapagbitaw siya ng mga salitang, alam mo yon, na medyo masasakit talaga, pero base sa katotohanan. Kasi hindi lang pala yon ang unang beses na ginawa yun ni Diego sa kanilang programa, na mabuti na lamang at meron silang mga nakabangkong mga portions or mga topic na pwede pag-usapan. Kasi nakasentro supposedly yung episode nilang yon halos sa interview dapat kay Diego. Na nakakatawa pa, after nung mangyari yon at nagagalit si Nanay Christy kasama si Romel, ilang minuto o ilang oras o minuto lang talaga, actually minuto lang kasi nabalitaan din natin nung day na yun, no? Na pinost na nito ni Diego Loizaga yung isang picture na may karga-karga siyang baby, na yun na nga inamin niya na anak niya, at yun nga daw yung pinakamagandang regalo na natanggap niya sa kanyang buhay. Nasaan tayo po pa ano dito? Kanina sa opening, sinabi kong kumakampi tayo kay Nanay Christy kasi unang-una hindi lang naman si Nanay Christy ang kumaga napahiya or pinagmumukhang, sabi nga ni Nanay Christy, tanga doon sa pangyayari. Kasi kahit yung mga taga Viva na supposedly nag-schedule nung panayam na yon, irarasonan mong nawala ng internet, mahina ang dating ng internet. Hello, bebe, nasa Australia ka. Ang Australia, isa yan sa mga matatawag nating first world countries na talaga namang ang teknolohiya pagdating sa mga ganyang bagay ay hindi mo matatawaran. Diba? Kung dito pa siguro sa Philippines na nagpapa-interview ka, kunwari nasa isang lugar ka sa probinsya, pwede pang maunawaan natin na nagwawala-wala ang signal mo. Pero tama yung punto na yun ni Nanay. Pangalawa, pinunto rin ni Nanay at saka ng taga-Viva na yes, kung meron ka naman, kung hindi niya nagustuhan, kasi parang may teaser na eh. Parang sinabi na, alam mo naman si Nanay, pag nag-teaser yan, Diego Loizaga, isa nang ang dakilang ama, hindi ko alam kung ano yung eksaktong sinabi, pero may kinalaman dun sa pagiging ama niya. So siguro kung hindi man nagustuhan, di umano yun ni Diego, madali namang sabihin at pakiusapan yung programa or yung mag-i-interview sa kanya na, pwede pang ibalato niya na muna po sa akin itong tungkol sa usapin na ito, kasi parang hindi pa ako ready or whatsoever man na rason na pwede niyang sabihin. Kasi nasa gitna nga siya ng pagpo-promote ng pelikula nila ni Julia Barreta na Will You Be My Ex. Tuloy ngayon, eto na e-exan na daw ng mga nakapanood yung ginawa mong yun. Na sana naman ay nagawan mo na ng paraan, kasi sabi sa akin nung kausap kong taga-Viva, although hindi siya nag-a-agree, pero pinayuhan daw nila si Diego na gawin yung dapat na hakbang niyang gawin, and that is humingi siya ng sorry, kasi kung masyado siyang ngayon sa mga panahon ngayon bilang isang bagong ama ay na-excite siya sa mga pangyayari, alalahanin niya na meron din daw siyang showbiz career na dapat ding alagaan. At alam mo yon, paalagaan at saka yung i-compromise dun sa ano
i-compromise lang dun sa mga bagay-bagay na nag-i-exist na sistema sa showbiz. So, ako, Diego, yun din ang pinapayo ko. Ang dami mo na rin naman mga issues in the past na, alam mo yun, hinihingi na lang sa amin ng aming mga common friends natin na ibalato na lang. May mga topic na ayoko rin naman ang pag-usapan tungkol sa iyo kasi sabi nga namin bilang anak ka rin naman ni Cesar Montano na naging matalik ko din kaibigan, eh respeto na lang din na siguro dala ng kabataan kaya nagagawa mo mga kung ano man yung mga nagawa mo in the past, but this time na isa ka na ring ama, sana mga mas lumuwag ang pag ang iyong kaisipan, mas maging mature ang iyong emosyon, damdamin sa mga bagay-bagay na alam na may maapektuhan ka pa rin sa showbiz. Unless ikaw na ang magsasabi ngayon at magbabalita sa amin, magiging pribadong citizen na lang ako at alis na ako sa showbiz, yun, di ka na namin pakikialaman. Doon ka na namin pakikialaman. Ako ang inyong lingkod, hindi nangyialam, nagpapayo lamang. Unbettable Channel, dito po sa Ambet Nabus. Dito po sa baliktad yata. Ako po si Ambet Nabus dito sa Unbettable Channel. Nagpapasalamat sa aming mga sponsors. Ano ba yan? Simas Philippines, Tita Telma Zuniga Rodriguez, Dr. Jessica Diat, ADL Vision, Faces and Curves, Drs. J and Sheila Rick Asat at mga kapamilya ko dyan. Mama Sheikah Balrevilla at marami pa po kay iba. Papalicious Strike, mga Kamarites, thank you!